Patuloy pa rin namin monitor ang isang sama ng panahon na nasa labas ng ating area of responsibility. Ayon sa JMA o Japan Meteorological Agency, isa na po itong ganap na tropical depression o bagyo. Ayon din po sa PAGASA, posible sa mga susunod na oras ay maging isa na rin itong ganap na bagyo at papangalan itong Kabayan kapag tuluyan na pong pumasok ng ating PAR. Sa ngayon, hindi pa rin po tiyak ang eksaktong dadaanan ng nasabing sama ng panahon at base naman sa ibang weather models, may posibilidad ito na mag-landfall sa ating kalupaan at posible dito na mag-record papalayo ng ating bansa. Kaya patuloy lamang tayo na magantabay ng iba natin weather updates at sa updates ng PAGASA. Sa ngayon, Shoreline po nakaka-apekto sa Central Luzon habang Northeast Monsoon nakaka-apekto sa Northern Luzon. Ngayong araw, apektado ng Shoreline ang Aurora at Quezon kesa na maulap na halangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang Batanes at Babuyan Island sa saan na maulap na halangitan na may mahihinang pag-ulan dahil pa rin po sa amihan. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalaming bahagi ng Cagayan Valley, apektado pa rin po ng nasabing Northeast Monsoon. Ang nalalaming bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap na halangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa shoreline at localized thunderstorms. Kaya patuloy po na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta po ng mga pagbaha at paghuna ng lupa at ugaliin po na magdala palagi ng payong o kahit anong panangga sa ulan sa tuwing lalabas po ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.